Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Nakaka-inspire din yung collective care, collective action. As we saw, like, in a span of, like, a few days, kumalat ang iba't ibang pantry sa buong Pilipinas. And we see citizens, different people rising up, no? And helping each other. So, it shows na andyan tayo, no? Para sa isa't isa. Po, bago po magkwento tungkol sa community pantry, gusto ko lang muna i-appreciate yung contribution ng LGBT community. And ano, sobrang laki ng tulong nyo. And alam ko, kitang-kita ko yung presence nyo talaga. Isa sa mga kaibigan ko na nagsimula ay galing from LGBT community. Kung nakita nyo po yung sa matintiman po ba yun, yung mayroong HIV testing, Vowsy Hotlines. Proud na proud po ako doon. And actually, gusto ko po i-adapt sa Maguinhawa kasi dapat may ganun talaga sa mga pantries. And hindi lang sa pantries, sa schools, sa mga offices, kasi dapat mapagpalaya po tayo. Ayun po. And ano rin, hindi sinasabi ko po sa mga interviews, pero isa talaga sa sinestress out ko na dapat lahat malaya sa ano, community pantry, including yung mga pinili nating kasarian. And i-acknowledge natin yung ambag ng bawat tao sa lipunan. So ano rin po eh, panahon din para matanggap po yung LGBTQ community. Kasi po ano eh, normal na tao tayo at dapat pantay-pantay po talaga yung natatanggap natin pagtrato at respeto. Yun po, ayun po, kinikilig talaga ako na kasama ko kayo kasi wala masyadong opportunity na mabanggit ko to. Tapos buti na lang po nag-reach out kayo. Hindi ko alam kung paano kayo i-feature na magpapasalamat. Sakto po talaga yung pag-invite niya sa akin. Hindi naman kailangan i-cancel out yung mga tao. Kailangan lang pagpaliwanagan. And tingin ko po yung pantry, magandang venue siya para pag-usapan yung mga ganitong bagay and para i-correct yung mga mali nating kaalaman nung lumalaki tayo. Ganun talaga, hindi natin masisi yung society. Pero habang may kamulatan na tayo, sikapin natin mag-aral. Ayun. Isang this changes the orientation, this changes the culture itself. It could actually develop into the political maturity of the Filipinos. And this is not just about the community party. This is about us maturing that we can do something for ourselves. So, thank you. Actually, every day pinipigil ko, pero mas naiyak ako pagka yung farmers nagdo-donate. Tapos actually, ang unang lumapit din sa akin na na lawyers na willing ako tulungan, and yung isang lawyer, yung isang accountant, couple sila na gay couple sila. Tapos so yun yung time na takot ako sa sa red tagging and hindi ko alam yung gagawin. Tapos sila yung sobrang comfort ko, na sobrang happy ako na parang ito yung mga kasama ko, alam ko ligtas ako, ganyan. And ito yung umaalalay sa akin. So yung mga simpleng bagay, syempre masaya pag madaming donasyon, maraming salamat. Pero yung kwento ng mga maliliit na tao, maliliit na struggle, yun yung parang nagpapabuhay sa atin. Ayun. Tapos syempre alam niyo din yung pakiramdam na walang representation nga. Parang yung community pantry nare-reflect na rin yung struggle ng LGBT community kasi nawawalan din ng boses yung mga tao. And pero ngayon, na-empower sila. Katulad nyo rin, na-empowered sa community nyo. Yun, masaya ako kasi nagtutulungan tayo talaga. You don't need to have a big amount to start your own community pantry. And then you should actually trust the community to help you out. One more message. Salamat talaga at finisher yun din si Patreng dito. This is the only time or only opportunity that I would be able to talk to her. Kasi nasa Iloilo ako. And then, being still a hopeless romantic, we still hope for a better future. But not only for today's generation, but for the future generations too. So, keep improving culture of giving and helping each other. We hold so much power, so much beauty.
and go. I mean, put up your own pantries. But beyond that, we should also come together and collectively demand for accountability from our government. Huwag po tayong masyadong manghusga. So, huwag tayong manghusga ng mga taong kumukuha dun sa pantry. Huwag din tayong humusga kung, kunyari, napuntahan yung pantry, eh, hindi pa ganun kadami yung laman. Kasi, yun nga, sa, dun nga sa ating, ano na, magbigay nga tayo ng kaya natin at kuha lang tayo ng kung ano lang kailangan natin. So, yun. I think yun yung pinaka-ano ko lang na wala ka nang manghusga. Yun lang po. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.